Labas lang ako sandali, makikipag-barter ulit ako. Pakita ko na lang mamaya sa bahay, medyo mainit din kasi. So, yun na nga guys. Hindi ko na natuloy yung pipaint ko kanina. So, excited na kayo kung ano yung naging itsura ng aking DIY and ganun din ako. So, ito na yung panibago niyang itsura. Hi guys! Good morning! So, today is July 21. Medyo maaga akong nagising. Mga 6 gising na ako. So, ngayon magluluto tayo ng breakfast. And guys, ito yung lulutuin natin ngayon for breakfast. Luto tayo ng Hungarian sausage. Ito yung brand na binibili ko kasi masarap siya at saka mura. Mga 220 pesos lang yata to. And then, ang laman niya is 2, 4, 6, 10. 10 pieces na, 1 kilo. And then, syempre, luto tayo ng pancake. With syrup na to. May maliit lang to yung, 200 gram lang. And then, meron tayong egg, butter. And dito guys, pag minix ko to, hindi oil yung, hindi basang oil lang yung ginagamit ko. Gumagamit ako ng olive oil. Tapos, yung butter ang ginagamit ko na pang prito sa kanila or pang fry. So, yan. Luto tayo. And, syempre, meron din maagang nagising. Si Sep Sep! Magpo-fruits ka? Anong gusto mo? Which one? Ayan. Oh, ano yan? Ah, ano ito? Apple. Bilis na. Apple. So, yan guys. Ganito ko lang lutuin ang Hungarian sausage. Water lang to. And then, mamaya pag... moist. Mamaya kapag medyo okay na siya, tutusok-tusokin ko ng toothpick para mas lumambot ka agad. So, yan. And then, dito guys, sa my pancake. So, nilagay ko na yung mixture and then olive oil. And instead of water, ang nilalagay ko is milk. So, yan. Haluin ko lang to. Yan. Nahalo ko na yung nailagay ko na pala yung milk. So, dalagdagan ko pa to ng konti. Dissolve lang natin yung mga natirang powder para sure. And syempre habang nag-aaltay niya, luto tayo ng Hungarian sausage. Yan guys, malapit-lapit na to. Tinusok-tusok ko na rin siya kung makikita nyo. May mga lumalabas na konting oil doon sa mismong sausage. So, pagbusin ko lang tong tubig and then hayaan ko lang siya ng mga 3 minutes para lang lumabas yung mga iba pang oil. So, yan guys. Luto na yung ating sausage. And then, mag-a-add lang din ako ng egg kasi nag-request si Dada. Gusto niya raw ng egg. Isa-sunny side up natin. So, yan. Yan na yung kasunod. Ayan. Nasalang ko na yung egg. Then, ito guys, ito yung, yung mantika galing dun sa may sausage natin. Yan guys, yung pancake na yung niluluto ko ngayon. Nilipat ko lang siya dito sa kabila kasi itong part na to medyo malakas yung apoy. So, yan. Yan guys, luto na yung pancake natin. Guys, kain na tayo. Nauna nang kumain sila mama at saka yung mga bagets. Ganito nga pala yung maple syrup na kasama dun sa pancake.
Guys, so pakita ko lang sa inyo kung yung current na ginagawa ko ngayon. Nagdi-DIY repaint ako dito sa my kitchen cabinet. Hopefully maging successful kasi kung hindi, lagot ako kay Dada. So, first coat pa lang yan. Sana maging okay. And then, update ko kayo from time to time. Okay guys, so pakita ko lang sa inyo ng close up yung first coat. Ganito din yung itsura doon sa may taas. Ito sa gilid na to eh. So, ayan. Talaga meron pa siyang brush mark. Sa second coat natin to. And then, may gagawin pa tayong isa. Ito naman ang susunod natin guys. Ito, mga huli ko na siguro yan. Kasi, dahil dito sa mga pintuan, naghahara kasi pag kinlose ko kasi to, matatamaan yung pintura doon. So, dito muna tayo at saka dito. Huli na natin itong sa taas. Siyempre, nililiha ako para kumapit yung pintura. Kahit naman hindi masyadong niliha o kaya yung talagang tanggal, yung unang pintura, okay lang as long as gumaspang siya. Ayan guys, ito naka first coat na rin. Ayan, ito hindi ko pa nalagyan kasi nakalimutan kong lihain or isanding. So, sunod na lang yan mamaya. Ayan, tapos ito yung done na talaga. Ayan, ito okay na to. Tsaka dito, ito meron pang mga ibang patche-patche na kita pa rin. Pero para sa akin, parang okay na rin yan kasi pag sinarado namin to, since may cover, hindi siya masyadong halata. So, pinaka-importante talaga sa akin is ito. Pero, siyempre, pag may natira pang pintura o kaya spray paint, alagyan ko yan. So, next naman natin is ito. Ayan guys, papahinga lang ako ng konti kasi medyo mainit rin ngayon. Pawis na pawis na ako. And then, naantay lang din namin yung nilulutong merienda ng kapatid ko. Tapos mag-merienda, pahinga konti, and then yun, tutuloy ko ulit yung pagpipaint ko. And si Dada, kagigising lang kasi ang work niya dito is panggabi. Nagluto yung kapatid ko ng lasagna. Ayan, sa alianera niya lang ilagay yung iba. Tsaka dito. Yung malaki ding lanera. Pala guys, is macaroni. Hindi siya yung lasagna pasta. Kala ko kasi lasagna. But yan. Ito, lasagna talaga to.
O, diba? Yan. Maraming cheese at saka beef. Diba? Sarap. Kain tayo. So, first cook na tayo dito, guys. Sa pinakaunang shelf. So, pakita ko lang din kung paano ako nang first cook. Siyempre, dun sa first coat, dapat lahat ng may butas, lahat ng gilid-gilid, matakpan na kaagad. So, dun sa mga nakalubog na part, or mga uwang na kailangan takpan, dinadab-dab ko muna yung brush. And then, saka ko ulit, iba-brush dun sa way. Paano ko pinag-brush yung ibang part. Lalabas lang ako sandali, makikipag-barter ulit ako. Iba-barter ko yung mini bike ni Ate Thea kasi nakatambak lang doon sa may terrace namin. Ano na yun eh, mag-4 years na sa amin eh hindi naman din nila nagagamit dahil nga sa nangyari. But before talaga kahit na wala pang pandemic is hindi ko talaga pinapagamit sa kanila kasi walang space. May space naman dito sa may harapan namin kaya lang medyo maliit lang din. So, kay ibabarter na lang natin. Guys, ito yung ibabarter ko. Talagang mini bike lang talaga siya. So, yan. Gustong sumakay ni Bunso. Kasya pa naman siya dyan, kaya lang kasi pag ginagamit nila to nag-aaway silang magkapatid. Dahil nag-iisa lang. So, ibabarter na lang natin. Medyo gamit na rin kasi nga 4 years na to sa amin. Pero nakita naman nung ibabarter ko kaya okay na rin sa kanya. And then, pagkatapos natin makipag-barter, gagawin ko na or tutuloy ko na yung ginagawa kong DIY sa my kitchen. So, yan guys. Kakamit ko lang sa kapalitan ko. Nakuha ko na yung item. Yan. So, pakita ko na lang mamaya sa bahay. Medyo mainit din kasi. Guys, yung item na pinabarter ko or pinapalit ko doon sa may mini bike ni Ate Thea. So, yan, dalawang fruit cocktail na tag 500 grams and then condense. So, for this one, try natin gumawa ng fruit salad next time.
So yun guys, kung hindi kayo masyadong familiar about sa process ng barter, gumawa ko ng video to explain more about sa barter. Ilalagay ko na lang yung link below sa description box para mapanood ninyo and matry nyo rin mag-barter kasi super helpful siya lalo na doon sa mga gamit na hindi na ninyo kailangan o hindi naman talaga ginagamit. So for this one, ang maganda talaga dito, kagaya ngayon, yung pa-barter ko, hindi na kasi siya nagpa-video kasi nahiya raw siya. So, yung binigay niya sa akin ng mga fruit cocktail is nakastock lang daw sa bahay nila kasi hindi mahilig yung mga baguettes niya sa mga fruit salad. Eh, sa amin naman, since mahilig kami sa mga dessert na ginagawa namin merienda, good thing sa amin yon. And then, sa side naman niya, since hindi ko ginagamit or hindi namin ginagamit yung mini bike ni Ate Thea, ibibigay naman niya o ipangregalo niya yun sa pamangkin niya. So, hindi na siya bibili ng bago o ng second hand na maglalabas pa talaga siya ng pera. If I were you guys, try nyo na rin mag-barter sa community ninyo or dyan sa area ninyo. Try nyo lang din i-search sa Facebook. For sure, maraming mga page dyan. So, ngayon, tuloy na tayo sa pagtapos ng ating DIY cabinet sa baba. So, yun na nga guys. Hindi ko na natuloy yung pipaint ko kanina kasi pagkatapos ko makipag-barter, medyo tinamad na ako. So, bukas na lang siguro natin itutuloy. So, ngayon is gabi na rin. Kaya tinapan ang oras na. Ayan. Na 9:30 na. So, katatapos lang namin kumain and then konting nood. Ngayon, nandito na kami sa kwarto para magpahinga. And since nandito na rin naman tayo sa kwarto, pakita ko na rin sa inyo yung skin asthma ni Bunso kasi medyo parang lumalala siya this day. So yan guys, ito yung kanyang skin asthma. Hindi lang ganun kalinaw sa camera. Pero this one, ano na to eh, parang peklat na kasi pag nagkakaroon siya ng skin asthma, talagang kinakamot niya ng grabe. So ganito siya magsimula, parang pantal lang na red. Pagkatapos nun, parang magkakaroon siya ng maliliit na bilog-bilog sa mismong gitna at yun yung pinakamakate. So yan, may ginagamit naman siyang cream. Lang yung ginagamit niyang cream is hindi available banda dito. Nabili ko pa kasi yun dun sa may kaisa. Doon pa kami nag-apartment. Yung pedya niya kasi is sa may Medical City, sa may Big R. So, yun. Hindi pa ako masyado nakakapaghanap, pero sa ibang ibang bilihan ng gamot kagaya ng pharmacy at saka Watson, wala silang ganung ointment. Pakita ko sa inyo kung ano yung ointment na ginagamit niya. Guys, yung ointment na ginagamit, so it's a hydrocortisone Hovicor. Ewan kung tama pagkakabigkas ko ah. Pero yan yung pinaka cream. Ito yung ointment niya. Maganda to kasi ano, talaga natutuyo ka agad or nawawala ka agad. So yan. Pero if this one, one time a day ko lang siya kung ilagay sa kanya. And usually gabi. Kasi nga, medyo hyper tong batang to. Kaya pag umaga, natatanggal ka agad. So this one cost mga siguro ano, 150 to 200 yata. Hindi ko na rin kasi matandaan. So yan. Yun na nga guys. Kung meron sa inyo nanonood na taga rito sa may Angono Rizal or Binangonan Rizal, comment naman kayo sa baba para malaman namin kung may alam kayo na nabibila ng ganun dito. Meron pa naman yun kahit papano, kaya lang sobrang konti na lang. Eh, gumagrabe kasi yung skin asthma niya, lalo na pag nagpapalit yung weather. Halimbawa, malamig, biglang iinit, tapos bigla na naman lalamig. Kaya ganun. Eh, napapansin ninyo, kaya madalas rin siyang nakakupad. Kasi bukod sa mainit yung katawan niya, talagang pawisin siya. Kahit malamig, talagang pinagpapawisan siya. Kaya hanggat maaari is dinadamitan lang namin siya pag nakabukas yung aircon. Pero pag hindi, stay lang siya na naka diaper lang. So,
yun. Kasi talagang maya't-maya yung pawis niya. Maya't-maya rin yung pag-shower niya. So, yun na nga guys. Matutulog na rin kami. Ano lang ako kasi mamaya magulat kayo dun sa magiging next video natin is kinabukasan na kaagad. Samantalang sinabi ko na itutuloy natin yung pagpipaint. So yun, good night for now and then tuloy natin yung pagpipaint natin bukas and hopefully last day na yun at matapos na talaga natin. Tomorrow! Hi guys! So today is the second day ng pag-aayos at pag-repaint ng ating kitchen cabinet. So for this one guys, naibaba ko na yung ibang gamit dito banda sa may corner part ng kitchen cabinet and hindi na pansin na yung suot ko kasi pambahayan talaga ito dahil mapipinturahan din naman ako, if ever. So, samahan nyo ako ngayon para matapos na natin itong pag-repaint ng ating kitchen cabinet. So, kahapon hindi natapos kasi mga noong oras na rin ako nagsimula. Around 1 PM yata, tapos natapos ako ng mga 4 PM. So, ngayon itutuloy naman natin yung ibang part na hindi natin napinturahan. Hopefully, matapos ko ito. So, pakita ko lang sa inyo yung part na kailangan natin tapusin. So, yan guys. Ito, kailangan natin itong tapusin. Ito, naka-second coat na to kaya medyo makinis na itong part na to. Pero ito, hindi pa. So, yan pa yung mga hindi natin napinturahan. And then, dito, meron pa sa gilid. Kung mapapansin ninyo, may kulay gold or yellow pa dyan. So, pipinturahan ko rin yan. Pinakaparting tatapusin natin. Sana talaga matapos natin to today. Okay, so yan guys. Sisimulan na natin. Dilihain ko muna yung ibang part na hindi pa na pipinturahan para dire-diretso na ako sa pagpinturahan. So nakatumpong na ako sa bukuan pero pupuntog pa ako dito sa may countertop na kasi hindi ko siya. Dilihain ko muna dito. Medyo nakamangalil nga lang yung pag-nilita, pero kailangan kasi. So, pinunasan ko muna ito guys, bago ko siya nilita. Para sure na walang time na anong oil. Thank you.
tanggalin yung mga lalas. Haluin natin para sure na mag ano yung anghang niya. So yan, makikita nyo kahit na walang gaanong oil, nagaano pa rin yung oil niya dun sa mismong sabaw. So yan guys, lunch muna tayo and then tuloy natin yung pagpipi. So yan guys, katatapos ko lang mag-lunch. So syempre papahinga muna ako ng konti and patuyo na lang konting pawis kasi nga medyo mainit ngayon. Hindi mo na talaga alam kung ano yung magiging araw, kung kailan yung tag-ulan, kailan yung summer. Kaya yun. And syempre pagkatapos kong magpahinga, balik ulit ako sa pagpipaint. Medyo nakakangaya rin kasi yung pagsasanding kasi nga kailangan lahat ng parte maliha para kumapit kagad yung pintura. Sayang naman kung di natin nilihain na mabuti tapos ipipaint natin, hindi rin kakapit yung pintura. Baka konting hawak mo lang itong matanggal kagad. Sayang yung pagod natin. So yun, pagkatapos kong magpahinga, balik na nga ako sa pagpipaint and hopefully talaga matapos yung ngayon. Kasi medyo makalat na rin sa may kusina. And alam mo yung pag makalat yung kusina, syempre parang feeling mo hindi ka makatrabaho, o kaya naman is
wala, basta sobrang dumi pag hindi nakaayos lahat ng gamit, lalo na kung hindi talaga doon nakalagay. Kasi yung mga nakalagay doon sa may taas, yun, binaba ko lahat yun, syempre. Tapos nilagay ko lang doon sa may ilalim ng lamesa, parang hindi masyado nakaharang. But since meron doon mga babasagin, mga baso, mga tumbler, mga plato, medyo nakakatakot din kasi nga sila bunso, lalo na si bunso. Laging ginagalaw yun, mamaya may mabasag. Okay lang naman kung may mabasag, syempre mas importante pa rin yung ano ng bata. Kaya lang, yun nga, pag nabasag, baka mama hindi ko makita, mahawakan niya, masugatan. Kaya talagang minamadali ko na din, pero surely dapat na naayos pa rin kahit madaliin natin. So yun, sana nga talaga matapos ko ngayon para maayos ko na or maibalik ko na lahat doon sa dapat nilang lalagyan for now. And then, ma-upload ko na rin to, syempre. And then, may mapanood kayo, lalo na kung wala kayo masyadong ginagawa para naman ma-motivate kayo na maglinis o kaya mag-DIY decor, syempre, sa ending nyo, lalo na kung wala naman kayong gagawin, di ba? So yan, rest lang ako ng konti pa and then balik na ako sa pag-paint. Pala guys, pag medyo hikain kayo, make sure na nakamask kayo ah. Ako kasi kaya ako nagmamask kasi ang init, tapos galop ako yung kalagayan na nakakapuspos. So, kasi hindi ako makahinga kung may mask. So, mas okay na sa akin yung ganito kasi hindi naman ako masyadong humihinga kapag alam ko yung mga alam.
Ayan guys, nalinis ko na yung taas. So, magpipintura na tayo ngayon. Susubukan ko ngayon na gumamit ng roller. May nakita akong extra roller. So, tignan natin kung mas maganda yung finish niya. Lain ko muna dito sa mga itaas. Parang hindi siya maganda guys. Tingnan niyo itsura niya. So babalik ako sa brush. Baka mas gamay ko talaga yung brush. So yan guys, napinturahan ko na yung loob ng mga panel. So kailangan ko nung pinturahan na yung isipong labas. Dito papaibuli ko kasi hindi siya abot. Dito muna tayo sa labas na. Pagkatapos ito sa labas, ito naman yung isa-second. Patuyuin lang natin sila ng konti. Tapos kaya patuyo ko yun is si second po kumain dito sa pula. Mababa lang ako ng konti kasi kaya pa lang kung pwede matapos ako. Thank you.
coat. Talagang mas, ano, mas gentle. Para nga hindi masyado mano yung brush mark. So, natapos ko na ito at saka yan. Yan. Pero yung nasa taas, hindi pa. So, meron pa naman tayo natitirang konting pintura. Pero mukhang mag-aaron pa ng third day. Kasi ubus na yung pintura natin. Ito na lang yung natitira. So, akala ko din ako bibili ng pintura. But, yeah, kailangan natin bumili para matapos. But, ito yung itsura niya. Na lang talaga at saka itong nasa gilid. Okay, sana matapos ko or ubusin ko na lang yung pintura pala na natitira para yung iba i-retouch na lang din. So, tignan niyo yung kamay ko. O, diba? Grabe yung messy ko na. Ayan. O, hanggang dito. Pagmumuka. Kumikintab na rin dahil sa oil. Grabe yung pawis ko. Ang init talaga. So, yan. Sana last day na hanggang makabili ako ng isa pang pintura. Then, tignan natin kung ano yung magiging kabuuan ng ating DIY.
Hi guys! So yan, katatapos ko lang magpahinga at maligo dahil tapos na tayo sa pag-DIY repaint ng ating kitchen cabinet. Medyo masaya ako sa naging outcome. Naging maganda yung kinalabasan niya. For the person na first time mag-repaint ng cabinet, okay naman yung kinalabasan for me. And syempre, makikita niyo yon soon. So ngayon, naibalik ko na rin yung mga gamit na inalis ko dun sa mismong cabinet at ibinaba ko muna na nilagay ko dun sa my table. Tapos, meron lang natirang isang gamit dun sa may ilalim ng table, which is yung turbo or induction oven yata yun. Kasi nung pagkatapos kong ayusin yung mga gamit, tsaka dumating yung kapatid ko at bumili ng turbo dahil gusto niya raw mag turbo ng chicken. So yun lang yung makikita natin na nakakalat sa ngayon. And then, yung usual na paglilinis ko dun sa may kitchen, alam nyo naman ako as long as pwede, o hanggat maaari talaga, is walang nakalagay na kahit na anong bagay dun sa countertop. But since katatapos ko nga lang yung project ko na DIY repaint ng kitchen cabinet, medyo may mga bagay-bagay na nandun sa may countertop, pero ipapakita ko sa inyo. Para naman ma-motivate din kayo na maglinis at kahit na may ginagawa kayo sa kitchen or sa ibang room ninyo, is kailangan pa rin na malinis. Lalo na yung kitchen since doon tayo kumakain at doon tayo nagluluto ng mga pagkain natin. So yan, ipapakita ko sa inyo yung current situation ngayon ng kitchen, pero hindi muna yung cabinet. Siyempre, kailangan gandahan naman natin yung pagkuha natin doon sa, or pag video ko doon sa my kitchen cabinet para mas lalo kayo ma-inspire na mag-renovate or mag-DIY on your end. Lalo na ngayon, kung wala kayo masyadong ginagawa, talagang maganda rin exercise dahil nga talagang ngayon na mainit, talagang pagpapawisan kayo ng grabe kagaya sa akin. Kaya tuwang-tuwa talaga ako nung natapos ko na. So, ito yung current na situation ng ating kitchen. And maya-maya, baka lumabas din ako kasi since nga naging busy ako sa may pag-DIY natin ng kitchen cabinet, hindi ko na napansin yung laman ng ref namin. Kung hindi pa umuwi yung kapatid ko kanina, is hindi ko pa malalaman na wala na palang laman yung ref. So ito na, ipapakita ko na sa inyo yung current situation nung ating kitchen, pero hindi muna yung cabinet. Guys, ito yung current na situation ng kusina. Iginilid ko muna itong lamesa kasi since nga binaba ko yung mga gamit dun sa may taas, dito ko muna siya nilagay sa gilid para mailagay ko dito sa ilalim. So ayan, nailagay ko na lahat. Yun na lang natira yung convection oven kasi yung kapatid ko kabibili lang yan. So nung inaayos ko yung mga gamit sa taas ng cabinet, is hindi ko na nailagay. So, yan. Kahit pa paano nalinis ko naman, yun nga lang, ayan. Syempre, hindi pa rin to yung usual na kung gano'ng kalinis. Pero, at least nalinis ko siya kahit may ginagawa ako dito, and thankful talaga ako na natapos ko na ngayon at maganda naman yung naging outcome. Hindi ko muna ipapakita yun dun sa, ay! Yan, hindi ko muna ipapakita dun sa may taas ha. Kasi, gagawin ko pa siya ng, syempre, ng maganda-ganda namang video. So, yan, ito mga, ayan, ano na yan, malinis na yan, yung ko lang muna nilagay. Kasi nga, hindi pa maayos kanina. Pero ayusin ko na yan. Lalagay ko na sa dapat paglagyan. So, yan. So, dapat pa rin talaga malinis yung kusina kahit na may ginagawa. Pero, talagang ganun siya, no? Pag may ginagawa tayo, lalo na ginawa kong pagre-repaint, talagang apektado yung ibang mga gamit. And, kailangan maging clutter muna bago natin sila maayos. So, yan yung ating kusina habang ginagawa ko yung pagre-repaint. Ganyan lang muna. Hindi ko muna ipapakita sa taas para naman may konting suspense. Yan. Yes.
So, yun na nga guys, pupunta ako ngayon ng SM kasi naubusan kami ng ulam. Hindi siya umabot hanggang Monday. Monday kasi talaga yung araw ng palengke para sa barangay namin. And yung SM, pumapayag naman sila magpapasok ng tao sa grocery kahit na hindi araw ng barangay para sa pag pamalengke. Hopefully, open din yung bangko kasi wala na rin talaga kaming magagamit. Ang hiram lang ako ng pamasahe sa kapatid ko. So, alis na tayo. Meron ako, meron nga pala akong binili na face shield. Ang cute nito, oh. 120 lang to dito. Online seller, yung pinagbilan ko. And then, syempre, mask. And then, alcohol. Huwag kalimutan magdala ng alcohol. Alis na tayo akong SM, guys. Naka-tricep lang ako. Hi guys! So, nasa bahay na ako ngayon. Kasama ko si Sep Sep. Quick haul lang tayo. Konti lang naman yung pinamili ko. So, pakita ko lang sa inyo kung paano ako mag-disinfect or maghugas nung mga nabibili namin. Especially yung mga ganito kaliliit. So, yan. Nakikita nyo. Ito lalagyan na talaga to ng fruits. So, ginagamit ko siya parang strainer kasi hindi pa ako nakakabili ng strainer para dun sa lababo. So, ganyan siya. Although, magastos siya sa tissue, pero okay na rin yan, mas sip. Nuhugasan ko talaga lahat yan. Yung mga kami pinamili ko, hindi ko napapakita kasi nailagay na sa ref. So, bumili ako ng giniling. And then, baboy pang pork pinagoongan. Pang pork pinagoongan. Tapos, manok na pang prito at saka pang tinola. So, ito, konti lang talaga to. Mabilisan lang. So, first, bumili ako ng dried pusit. Tapos, syempre, Yakult, hindi mawawala. So, ngayon, meron silang mga stock ng Yakult. And then, extra oil. Siyempre, kitchen towel. And then, konting kikirya lang din. So, pisga, dalawa. Siyempre, piatos, tatlo, hindi mawawala. And then, clover, dalawa. Patata, dalawa din. And then, pancit canton. Nagpancit canton kasi kami kagabi. Wala rin kasi maisip na makain. So, nagpancit canton na kami. So, pang palit lang din ng stock. And then, bumili rin ako ng ano, yung SM bonus na dishwashing. Naubos na rin kasi yung dishwashing liquid namin. Gagaya na sinabi ko, sa SNR talaga kami bumibili yung galon na. Kaya lang, since hindi nga kami makapunta sa SNR, ito na lang muna yung bilili ko. Mga ano lang ito eh, 86. So, okay na rin, 1 liter. And then, yun na. Yun lang halos yung binili ko. And then, halos yung binili ko. Baka dito ko na lang din i-end yung vlog. So, ngayon wala lang pa masyadong ginagawa kundi nanonood lang. So, pag last manood, syempre pahinga na. Makain muna and then pahinga na. Thank you so much for watching. Bye-bye na ikaw. Hi guys! So, for today, i-video ko lang yung details about dun sa ginawa ko na DIY painting kitchen cabinet. So, medyo na-delay yung pag upload ko ng video na to kasi may nangyari na hindi inaasahan. But for today, nag-ayos muna ako ng konti kasi baka naman nagsasawa na kayo sa mukha kong haggard tuwing naglilinis. So, short story lang tayo kung bakit na-delay yung pag-upload ko. Basically kasi may in-order ako na isang item sa isang online seller para dun sa kitchen. Ang plano ko kasi is magiging yun nga DIY painting ng kitchen cabinet at saka kitchen door na rin. So, na nag-order ako doon, magkaroon muna kami ng problema about sa pagdadaw ng payment. First, yung option kasi nila na Palawan is hindi ako makakapagulog sa Palawan dahil nga maraming tao and ayoko makipagsiksikan. Second is yung GCash. Meron akong GCash account, kaya lang yung GCash account ko is 2 years ko nang hindi nagagamit. And kung sakaling ma-open ko ulit yun, is hindi naman ako makakapag-cash in dahil laging offline yung mga 7-Eleven dito sa amin. And bank transfer online, sa bank transfer naman online is meron kaming bank account online, kaya lang si Dada lang yung meron. And
yun is sa savings niya, which is hindi namin ginagalaw. So, nakiusap ako sa kanila na baka pwedeng COD and I can send them all the details that they need para lang maniwala sila na hindi ako scam. So, guys, alam nyo naman, kung nanonood kayo ng mga previous video ko, is nagsusupport talaga ako ng mga small business at saka ng mga online seller. Kaya lang this time, medyo na-disappoint ako dun sa nangyari. Pero okay lang, hindi ko pa babanggitin yung pangalan ng online kasi hindi naman lahat is ganon. So, going back, and pumayag sila na COD na lang. And then, nagtanong sila sa akin kung kailan ko raw gustong ipa-deliver. Nag-request ako na baka pwedeng July 29. Ang main reason kaya July 29 is dahil yung cash namin on hand is half lang ng amount ng item na dapat nabibiling ko sa kanila. And sa July 29 pa lang kasi kami magkakaroon ng extra money para doon sa half amount pa na kailangan. Kaya lang, hindi pumayag yung seller dahil baka raw may ibang customer na maging interested and then magtaon ka agad. Which is, I understand. Kahit naman sinong may business, kung meron na agad nagbigay sa'yo ng down payment, syempre, yun yung i-prioritize mo. So, ang ginawa ko is, sige ka po, deliver nyo na po bukas rin. So, pumayag sila. So, nag-antay na lang ako ng update nila kinabukasan. And naka-receive ako ng update ng before lunch. And yun nga, sadly, ang na-receive kong update is hindi maganda. Dahil sabi nila, yung post daw nila about dun sa item na dapat nabibili ko is na doble. Kasi yung item na yun is nabili na pala ng ibang tao. So, naintindihan ko naman yun. Kaya lang, parang kasi masyadong sincere dahil wala man lang apology or whatnot. Pero at the end, parang ito na yung naging way nila for para lang makabawi sa inconvenience na nangyari. They promised me that they will send me all the photos and details ng mga darating nilang bagong item na sinung dapat na binibili ko. So, I thank them for that and then nag-antay na lang ako nung picture nila. So, kinabukasan, nag-check ulit ako sa page nila and yun nga, may nakita ako mga bagong arrival na sin nung binibili ko or in-order ko sa kanila. And then after I saw it, chinek ko yung mga account ko, tinignan ko kung meron silang PM or DM, baka lang hindi ko nakita. And yun, sadly, wala ko nakita na any message from them. Pero okay lang, sabi nga namin ni Dada, sabi sa kanila ni Dada, baka hindi nga para sa amin yung item, kaya hindi deliver or nagkaroon ng reason ko bakit hindi napunta sa amin. So yun guys, okay lang yun sa amin, kaya lang yun nga dun sa video natin ngayon, it will be a DIY painting for kitchen cabinet alone. So baka next time na lang tayo mag kitchen tour kapag kumpleto na yung mga kailangan namin sa my kitchen. So now, dun sa may pag-DIY ko ng kitchen cabinet, hindi talaga ako nag-DIY ng pintura kasi nga medyo natatakot ako kasi since dahil nga yung ibang pintura medyo pricey, eh baka lalo pang mapasama. But this time, tinry ko and naging successful naman. So, ang nagastos ko lang doon is 58 pesos. The reason kaya 58 pesos lang dahil yung pintura na dalawang 1 liter na Boysen is tira lang yon nung nagpapintura kami dito sa bahay. Kaya lilipat lang namin dito sa bahay at syempre bago namin lilipatan is pinapinturahan muna namin. And then yung brush, same din, hindi siya nagamit nung nagpapintura kami. And then yung rolling pin, yung tinry ko na nag-fail, is same din, tira lang din yun na hindi nagamit. Actually, yun nga is meron ng crack dun sa pinaka-plastic niya na nag-hold dun sa my foam at saka dun sa handle. So, since nag-fail nga siya, hindi ko rin nagamit, dinispose ko na lang. And then, the last one is yung mismong lalagyan kung saan ko binuhos yung painting or yung para paggamitan nung rolling pin. Nagamit ko pa rin naman yun, yung pinagbuhusan ko ng rolling, I mean, ng painting, kasi mas napadali siya sa akin kumpara kung dun ako mismo sa lalagyanan ng pintura ko. So, yun.
yun is nabili ko sa Ace Hardware, which is 58 pesos. Kaya nasabi ko, dun sa title at saka dun sa aking thumbnail na 58 pesos lang, yun magastos ko for the DIY painting ng kitchen cabinet. So ngayon guys, I know, excited na kayo kung ano yung naging itsura ng aking DIY and ganun din ako. So ito na yung panibago niyang itsura. Hindi ko pa siya pinaint ng white kasi may balak akong gawin dito and soon malalaman ninyo sa ating kitchen tour. So, yan yung kabuuan ng ating kitchen. Please don't forget to comment below kung meron pa kayong gustong ipa-DIY sa akin para ma-check nyo rin kung maging successful siya and magawa nyo. And so medyo lumiwanag yung ating kitchen kasi nga basically yung original talaga na plano namin, ang theme kasi nitong bahay namin is gold, black, and white. Kaya lang gusto may kitchen cabinet nga namin is yung pagka-gold, hindi nga siya gold, parang naging yellow siya na parang orange. Kaya parang dumilim yung kitchen din namin. So, yun. Since ginawa na natin siyang white, mas lumiwanag na siya at mas naging maganda siya. So, thank you so much guys for watching. Again, don't forget to subscribe, like, share nyo na rin to with your friends and relatives. And then, don't forget din to hit the notification bell below para naman ma-notify kayo sa aking next upload. Thank you again guys and bye!